Tara mga idol, may papakita ako sa inyong scanner na ginawa para talaga sa mga car owners tsaka sa mga DIYers. Ito, CG Sulit SC530. So bakit ko nasabing ginawa siya para sa mga DIYers? Mga boss, full system scanner ito tapos napakamura lang. Ang bili ko rito, $139. Magkano sa peso? 139, siguro mga 7,000 to 7,500. Wala kayong mabibili online na full system scanner tapos talagang 7,500 lang. Tapos ang maganda sa kanya mga boss, eto. Makikita ninyo, yung mga reset tool na yan, oil reset, EPB, injector coding, DPF, EPS, lahat yan mga boss kasama na sa scanner na to. Imagine mga boss ha, full system tapos may libre ng reset tool. Walang ganon kasi yung mga scanner na mabibili online. Yung mga reset tool, kailangan ninyong bilhin. Yun yung tinatawag na meron kayong yearly subscription ang tawag doon. Sa lahat ng mga scanner meron ganun. Pero meron palang ganito. Pero bago kayo pumindot or mag-add to cart yan mga boss, relax nyo muna yung mga daliri nyo. Huwag nyo munang orderin hanggat di nyo napapanood ng buong video na to. Kasi syempre kahit full system scanner ito at may libre na itong mga reset tools, meron itong malaking cons. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo yung mismong scanner natin. Ayan. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang bili ko rito is $139 lang. Ito yung kanyang itsura. Ayan, so napaka-handy niya. Tapos, button, touch button lang siya. Hindi siya touch screen. Ito yung kanyang OBD connector. Okay, tapos meron pa yung kasamang USB cable. Ginagamit ito para pang-update ng scanner ninyo. So, lifetime pre-update na rin to mga bossing. Okay? So, bakit ko nasabi na para to sa mga car owners at DIYers lang? Hindi talaga to pwede sa mga shop, mga boss. Sa mga shop, sa mga talyer, mekaniko. Kasi mga boss, sila iba't ibang car brands ang kanilang binibili. Ang kanilang ginagawa pala rather. Pero sa mga car owners, for example, kayo may nag-drive kayo ng Fortuner. Okay? So, kapag binili nyo to, kung titignan nyo dyan sa website, pag binili nyo to, meron tong nakalagay na for Toyota, for Honda, for BMW, etc. Once na i-click nyo yun, itong scanner na to, magagamit nyo lang sa mga Toyota cars. Okay? Hindi nyo to pwedeng gamitin sa Honda. Hindi nyo to pwedeng gamitin sa Mitsubishi. Pero, syempre, gaya ng sabi ko kanina, pipiliin nyo pa rin. Kung ano yung sasakyan ninyo, yun yung bibili ninyo. Hindi ko naman sinabing pang Toyota lang to. Pwede rin to sa Honda, pwede rin to sa Mitsubishi o sa ibang car brand. Ang kaso, inire-register nyo kasi to. Once na ma-register nyo na to sa website nila, kung ano yung car brand na ni-register nyo, dun nyo lang siya magagamit. Favorable to sa mga fanatic. Fanatic ng isang car brand. Halimbawa, meron kayong isang buong pamilya na puro kayo Honda lovers. Lahat ng sasakyan ninyo puro Honda. So, kahit limang sasakyan pa kayo, pabor sa inyo yung scanner na to kasi nga, iisa yung car brand ninyo. Pwedeng-pwede to. Pero kung magkakaiba kayo ng car brand, hindi pwede to. Okay? Kailangan specific yung brand. Okay? Ulitin natin, specific itong brand na to. Ngayon, papakita ko sa inyo na full system scanner to. Papasok tayo dun sa loob ng ating kotse. Unang-una mga boss, syempre ang kailangan nyo lang namang gawin is disconnect itong kanyang adapter sa ilalim. Tapos iscrew nyo para to secure yung kanyang connection. Okay? Next, yung other end, syempre, sa OBD port ng ating sasakyan. Sa Honda CR-V, sa mga Honda, usually ang OBD port is nandun, malapit sa accelerator pedal. Eto. Ayan. Wait lang, buksan ko na yung flashlight. Ayan. Yung kulay gray na yan ang kanyang OBD port. So, dyan na rin natin isasaksak yung connector nitong ating scanner. Ayan. Makikita nyo, pagka-connect natin ang scanner natin, ubilaw na agad siya kahit naka-turn off pa yung ating ignition switch. Remember nga pala mga bossing, every time na magko-connect tayo ng scanner sa ating mga sasakyan, make sure na naka-turn off muna yung ating ignition switch. Tapos, once connected na, tsaka lang natin yan i-turn on. Turn on, huwag nyo munang i-start, okay? Tapos, makikita nyo rito sa ating menu, ayan, nung binili ko to, nilagay ko kaagad Honda, kaya makikita nyo, Honda lang yung car brand na nakalagay dyan. Walang ibang car brand dyan. Okay? Tapos, kapag nagda-diagnose ang ginagawa,
pupunta ka kayo agad dyan sa Honda, tapos may option dito. Ayan. OBD2, 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 F1, F2, F3. Wala pa yung function. Basta pag pinindot nyo yung cursor, kapag natapat siya dun sa Honda, press nyo lang yung Y. Ayan. Magsisimula na siya yung smart bin na tinatawag. Yung smart bin ang ibig sabihin, tatry niyang i-detect kung ano yung vehicle identification number natin. Ang vehicle identification number natin ay yung tinatawag din natin na chassis number. Nakalagay yan sa ating certificate of registration. Nakalagay din yan syempre dun sa body ng ating kotse. Kaya pwede nyo yan makita. Pero ngayon susubukan natin yung smart bin. Tingnan natin kung madedetect niya. Ayan. Makikita nyo mga boss, kanina dun sa home screen, pinindot ko lang yung Honda pero wala namang option dun kung anong model ng Honda. CRV, BRV, HRV or whatever. Pero ito, na-detect niya agad na CRV yung aking kotse. Yung year model na yan, this is si 2004 or 2005 model Honda CRV. 2002 ang nakalagay. Disregard niya yan mga boss kasi yung 2002 model up, like hanggang 2005, yun na yung coverage kasi noon. Tapos yung 2002 below naman, yun yung mga Gen 1 natin na tinatawag. Okay? So kapag tama, okay, press F2. Ayan. Dito, may mga option kayong titignan. General, Canada, Europe, Japan, USA. Kapag hindi kayo nakatira dito sa apat na to, pipiliin natin syempre yung general. Okay? Tapos, quick scan. Pero bago ko ipakita sa inyo yung quick scan, makikita nyo rito sa panel natin, wala akong error. Nandito yung check engine light ko, pero nakita nyo naka-off. Nandito yung ABS, SRS. Yung D light ko, hindi nagbi-blink. So, wala akong error. So, dapat ang scanner natin, pag pinindot ko tong quick scan, ang ipapakita niya is wala tayong error na existing. Meron niya itatanong, check the following condition before executing the test. Shift to park or neutral. Okay, nakapark tayo, tapos nakapark tayo din, naka-handbrake tayo, tapos do you want to execute the test? Siyempre, F3, yes. Tapos magsisimula na siyang mag-scan. Ayan. Una niyang in-scan is yung makina natin. Engine control system. Wait lang. Meron siyang validation mode. Turn the ignition switch off. Turn off the ignition switch. Then press F3. Tapos turn the ignition switch on. Okay? And then press F3 again. Okay? Napakadaling gumamit ng scanner mga boss. Kaya kahit mga car owners, madali itong gamitin kasi napaka user friendly ng mga gantong klase ng scanner. Ayan. Kung makikita ninyo, hindi ito touchscreen ha. Wait lang nating matapos yung scanning procedure nito. Ayan. Makikita nyo, nasa panlima na tayo. Lahat ini-scan niya. Nasa TPMS na. Ito naman yung body electrical. Okay? Marami itong mga boss. Siguro inaabot ang scanning ng mga 10 to 15 minutes. Kaya makikita nyo, yung scanning niya, 48 system ang kanyang i-scan. Nasa number 8 pa lang tayo. Medyo matagal to. Okay? So, hintayin lang natin. Fast forward na rin natin yung video. Yan mga boss. So tapos na yung ating scanning. Makikita ninyo dun pa lang sa engine control system natin, no fault na siya. Sa transmission wala ring problema. Yung airbag natin is no fault also. Kapag may fault siya, makikita nyo yan, kulay pula, tapos nakalagay kung ilan yung fault niya. Pero kung titingnan nyo, hanggang ito kasing system natin, syempre nag-scan siya hanggang 48, di ba? Pero itong Honda CRV kasi mga boss, apat lang yung system na supported talaga nung ECU. Hindi yung scanner ang may problema rito, kundi yung ECU mismo ng Honda CRV. Alam ng lahat ng mekaniko yan. Apat lang ang system na meron sa Honda CRV. 2002 to 2006 model. Yun yung engine, transmission, airbag, tsaka ABS, ayan, engine, transmission, airbag, tsaka
ABS, lahat no fault. Okay, kapag may error, lalabas dyan yung mismong problema. Ngayon, baka sabihin ng iba, eh, baka hindi naman gumagana to kasi baka merong talagang error tapos hindi niya na-read. Eh, kasi kahit makita nyo rito mga boss, ayan, umilaw ngayon yung ABS ko kasi nga, dinetect siya nung scanner. Okay, kapag kinlose ko na yan, wait lang, i-exit na natin. Exit na muna natin para makita ninyo. Ayan, okay. Exit na natin hanggang dun sa main menu. Ayan. Baka sabihin ng iba umilaw yung ABS ko, baka may error. Okay, patayin muna natin yung ating ignition switch. Ayan. Kapag tinurn on nyo ulit ang ignition switch, mawawala ulit yung mga error na yan. Kasi wala naman talagang existing na problema. Ayan yung SRS, namatay na rin siya. Okay? Ngayon, ang gagawin natin para makita ninyo na nakakapagbasa talaga to ng mga error codes, lalagyan natin ng sasadyain natin na magtanggal ng sensor, lalagyan natin ng error tong kotse na to, okay? So para sa sake ng video natin today, sasadyain natin na lagyan ng problema itong kotse natin. Magtanggal tayo ng sensor sa makina, isang sensor sa makina, isang sensor sa transmission. Buksan mo yung flashlight, mami, para makita nila. Ayan. Ayan, so may tinanggal akong sensor sa transmission. Nakikita niyo yung socket na yun. Ayan, ayan. Hinugot ko siya. Tapos magtanggal tayo ng sensor ng ABS. ABS anti-lock brake system. Okay, sa gulong. Ayan, may nakita akong sensor dito. Itong kulay orange na to. Tanggalan natin yan. Mami, pakisuyo nga, pahawak nga nung camera. Tatanggalin natin yung mga sensor na yan para makita ninyo. Ayan. Ayan. Okay. Ngayon, balik tayo sa loob. Ayan. Diba? Ang dungis ko. Alright. Ito mga boss, papakita ko sa inyo yung difference. Ngayon, kanina, tsaka ngayon. Pansinin nyo, ngayon, umilaw na yung ating check engine. Ang ABS natin nakailaw na. Ang drive light natin o yung D light natin nagbi-blink na. Kasi nagtanggal tayo ng tatlong sensor. Isa sa makina, isa sa transmission, isa sa brake. Ngayon, nakakabit pa rin yung ating scanner. And ang gagawin natin, scan tayo ulit ngayon. Ayan, smart bin na lang natin. Pass forward na natin mga boss para hindi masyadong humaba yung ating video. Yan guys. So tapos na scanning natin at makikita ninyo sa engine control system natin may fault na siya na dalawa. Ang transmission natin meron na siyang fault na isa. Airbag natin no fault. At yung ating anti-lock brake system meron na rin siyang isang fault. Okay? So bakit apat yung lumabas? Bakit dapat tatlo lang? Actually mga boss, itong ECM o yung engine control system natin, kaya lumabas yan. Kasi yung sa transmission, binasa niya rin. Okay? So tingnan nyo. I-check natin para makita ninyo yung isang error dyan is yung sa intake air temperature sensor, yun yung hinugot ko, tapos yung isa is yung sa pressure solenoid ng transmission. Wait lang, check, hintayin lang natin siya mag-read. Ayan, read codes. Ayan. Tama yung sinabi ko sa inyo kanina, since alam ko kung anong sensor yung hinugot ko, intake air temperature sensor, tapos yung DTC-AT system malfunction, o yan yung transmission. Ito rin yan mga boss, pag binalikan natin yan, yung AT system malfunction na yan, ito rin yan. Ito rin yan, transmission control, iisa yan. Binabasa rin kasi siya nung ECM. Okay? So, ayan. Yan din yun. Pag binasa natin, wait natin ulit. Yan, read codes natin. Yan, clutch pressure control solenoid valve C failure. Okay? So, ganun lang mga idol. Nakapag-detect na tayo ng problema. Tapos, labas tayo ulit. Labas tayo ulit. May papakita ako sa inyo.
ngayon mga bossing, ito yung kahalagahan na meron kayong scanner. Walang problema yung sasakyan natin pero kayang gawan ng problema, di ba? So yung mga ibang mekaniko, ganyan yung ginagawa. Kapag alam na wala kayong alam sa sasakyan, pwede nila kayong pagsamantalahan. Ngayon, siblings, natanggal lang pala na sensor, nagkosta ng check engine, di ba? So ikakabit na natin itong mga sensor na pinagtatanggal natin. Ito yung sa intake air temperature sensor. Tapos ito yung sa transmission na hinugot ko kanina. Ayan, ibinalik ko na siya. Ayan, makikita nyo, nakabalik na siya ulit. Tapos yun nandito sa ating gulong. Ito. Ito naman yung sa ating ABS. Ayan. So, ikakabit lang din natin yan. Ayan. Pag nakakabit na, ayan, balik na natin. Okay. Tapos balik tayo ngayon dun sa loob. Ipapakita ako sa inyo. Ayan. Isa pang function ng gantong klase ng mga scanner mga boss is syempre kapag may ganyang error kailangan maklear. Okay? Gagawin natin mag-clear tayo ng codes mga boss. Ayan, may erase dyan. Clear codes. DTCs and freeze data will be cleared. Are you sure to continue? Yes nyo. F3. Clearing. Wait lang natin. Ayan. Nagki-clear na siya mga boss. Kini-clear na niya isa-isa. No fault na ulit tayo sa makina, sa transmission, kini-clear na rin niya. No fault na rin tayo sa transmission. Ngayon, nandoon na tayo sa ABS, anti-lock brake system. Kini-clear na rin niya. Okay. Fault 1 pa rin. Okay, eto na lang yan mga boss. Ang kailangan nyo na lang dyan gawin. Simple lang. Kaya na fault 1 pa yan, tapos nakailo pa yung ating ABS. Eh, makikita ninyo. Ang kailangan nyo na lang dyan gawin mga boss, back nyo na to. Close nyo na yan. Exit. Hanggang sa home menu. Yan. Kailangan nyo lang gawin. Patayin nyo ignition switch. Hugutin ang scanner. And then, turn on nyo ulit yung ignition switch. Ayan. Makikita ninyo mga boss, wala na yung check engine, yung D-light natin hindi na nagbi-blink, wala na rin yung ABS na error. Okay? So yung gantong klase ng scanner, pang scan, pang clear, tapos meron na rin siyang mga reset tool. Okay? Ayan mga boss. So ulitin ko, itong scanner na to is para sa mga DIYers at sa mga car owners lang ng certain brand. Kapag two brands na ang sasakyan ninyo, Mitsubishi or Toyota, Honda or Ford, magkaiba na, isang brand lang ang pwede nyong install dito. Kaya para to sa mga car owners na may single brand lang, no? Car. Okay, so sa mga may interested na bumili nito mga boss sa halagang 7,000 to 7,500, meron na kayong full system scanner na meron na rin mga reset tool. Ayan, makikita nyo sa box. Pwede nyo na rin i-check dyan sa mismong website para makita ninyo kung ano yung mga kasama sa reset tool na libre rito. Tapos, add to cart nyo na lang yon. Tapos, syempre, magkakaroon na kayo na sarili nyong scanner. Okay? So, maraming salamat sa inyong panonood mga boss. Tuloy-tuloy ko kayong share-an mga boss ng mga DIY tools na kagaya nito. Kahit marami na ako scanner, bumibili pa ako ng mga ganito. Sinusubukan ko kasi inaalam ko kung useful sila sa inyo. Okay? So, maraming salamat mga boss. At itong scanner natin na to, maganda siya para sa akin.